What's up, guys? I'm just going to answer some of your questions, or just to give you an advice when it comes to trading psychology and risk management. Okay, so this is just an introduction for that one, so I will make an in-depth explanation for that one. Pero just to answer some of your question, para naman di kayo mag excuse me. So, para naman di kayo malito, no? So, ask ko lang po ulit. If nag-open ng price action, nasagot ko na to. But again, I will give you some my opinion in this kind of, in this video. So, if nag-open daw ba, or what if nag-open ng price above ng 50%? And then, malayo pa yung stop loss. Will you manually close or trade or wait for it to hit your SL for invalidation? Ganito lang yan. Tuloy nga na sinabi ko matagal na. If you think your technical analysis is right, it will show it to you right away. If you think your technical analysis or your analysis is wrong, it will show it to you right away. Di ba? Ulitin ko lang, ha? If alam mo, sa tingin mo, di ba? Or sa alam mo, kung ang ginagawa mo is mali, makikita mo kaagad na mali. Pero pag alam mong tama, makikita mo rin na tama. So, ang sa akin, dito maraming failed. Dito maraming nagfi-fail. Why? Kasi yung iba tumataya. And now, oh shit, malapit na ma-hit yung stop loss ko. Close the position. They are trying to close the book kahit na hindi pa tapos. You are trying to invalidate your trade kahit hindi pa tapos. It's just you're being influenced by fear and greed. Wala eh. Influenced ka by fear and greed. Natatakot ka na matalo ka. Pero it's a part of growing. Eh, Sir Kim, normal pa ba yung lagi natatalo? No. It's just hindi ka lang marunong. Hindi mo lang ina-apply yung tinuro. That's why you're losing. Okay? But again, sometimes I do lose. Okay? Natatalo talaga ako. Natatalo din ako. Lahat ng tao natatalo. Pero, nami-minimize yun. Naiintindihan? Nami-minimize yun. Napapaliit yun. Okay? Nababawasan yun. Pero, ito lang masasabi ko sa inyo. I cannot guarantee you dito sa mentoring or dito sa even on YouTube, on Discord, I cannot guarantee na magiging magaling ka sa trade. I cannot guarantee na magiging successful ka when it comes to trading. Kasi bakit? Nasa tao yan. By the end of the day, nasa tao yan. Okay? Maraming tao nagsusugal. Pag na-addict, ayan. Pag walang control, ayan. Pag walang control sa emotion, walang control or walang disiplina sa sarili, wala din. So, lahat na natutunan nyo dito, mawawala. If and only if hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo, hindi ka marunong tumanggap ng isang salita, hindi ka marunong tumanggap ng, criticism, hindi ka marunong tumanggap ng kamalian mo, okay? Again, ulitin ko lang, in order na ma-achieve mo yung pagkapanalo or yung pagiging profitable mo as a trader, ayusin mo muna yung mental mo or yung mentally thinking mo or yung capability mo as a person how to think. Because by the end of the day, wala ka namang kalaban dito. By the end of the day, hindi mo naman kalaban ng mga tao dyan na nakapaligid sa'yo. Wala ka namang pinapatunayan sa ibang tao eh. It's just you versus you by the end of the day. Diba? So now ask yourself, putik yan. Dito, makikita ninyo, nag-position ka somewhere around dito. Now, nakikita mo yung price bumabalik sa taas. Now, i-stop mo na ba yung, i-stop mo na ba yung position mo? No! Bakit? Bakit kaya hindi ko ini-stop? Kasi nga, I know, fair value gap is meant to be broken, but again, if my technical analysis is right, it will show it to me right away. Ano nangyari dito? Sa tingin nyo? Pass forward. Ano sa tingin nyo nangyari dito sa position na to? Okay? Sabi ko ba dyan ka mag-stop loss? No. Weak. Kaya nga naglagay ng stop loss is just dun mo gusto matalo and dun mo gusto mag-take profit sa mga sides na yon. Now, sa tingin mo, nandito pa lang yung presyo, i-close mo na yung position mo. Eh di parang mo na rin niloko yung sarili mo kasi nga sabi mo dito ka magpapatalo pero nandito pa lang ang price, kinoclose mo na. Think. Mag-isip ka ng mabuti. Maraming tao will always define you as a trader
Pero tandaan nyo, kaya ako nandito is just, hindi ako influenced by fear and greed. Kung naglagay ako ng stop loss dito, believe me if I say that, dyan ako matatalo. Bakit? Kasi, pag tumama yan dyan, tataas yan ng sobra. So in that case, saan mo gusto matalo? Dito? O dito? Pero not until na hindi ito nababasag, ang possible na mangyari sa market is tumaas pa rin yan kahit papano kasi pair value gap, it meant to be broken. MTB, ako lang ang nagturo sa inyo niyan, wala nang iba. Maghanap kayo sa TikTok or sa kahit saan, wala kayo makikita na nagturo ng pair value gap is meant to be broken. None. ICT teach that. Tinuro ko sa inyo yan matagal na. 6 months ago, I believe. Meant to be broken, push the price downside. Did you natamaan ba yung stop loss mo? Bihira, tamaan ang stop loss mo. Bakit? Swing high. Naintindihan? It's about you versus you, guys. It's you versus you. Now, ikaw na lang eh. Let's say, for example, ito yung market, oh. Ayan, oh. Let's say, ito yung market. Tapos, gaman yan ng price. Now, dito ka nag-position somewhere around dito. Or, let's say, for example, nag-short ka somewhere around dito. Kasi nga, meron tayong fair value gap dyan. Ayan, may fair value gap dito. Now, stop loss mo dito. Okay? Ayan, stop loss mo dyan. Now, ang take profit mo, liquidity. Okay? Sorry. So, ayan. Nag-short ka somewhere around dito. Now, anong nangyari sa price is bumabagsak. Diba? Bumabagsak siya. Now, tumataas. Bumabalik. Tama? Gumaganyan. Minsan, naggaganyan pa. Tama? Now, Sir Kim, i-close mo na ba yung position mo? No. Hahayaan ko matamaan yan. Tandaan nyo, ha? Hahayaan ko matamaan to. Pero kung hindi tatamaan to, thankful, babagsak yan ng babagsak. And that is the time, kapag umalis na siya dyan, kapag natamaan niya na yung latest low na nakreate niya or yung previous low na nakreate niya, that is the time you lower your risk in the market. Naiintindihan. That's how you put your trail stop. That's how you place your trail stop in a good manner, in a good pace. Naiintindihan? Ganun lang, kasimple. Naiintindihan? Tinamaan ba stop loss? I don't think so. Now, nag-place ka ba ng trail stop mo? From dito yung stop loss mo, as the price progress to the downside, place your trail stop on the latest low. Dito, yung previous na nakakuha, yung previous na lows na nagawa. Put your stop loss there and let the price rip in. It means, let the price go down. Eh, sir, yung matip, tumama. Thankful ka pa dapat yan. Bakit? Kasi tataas na yan. And guess what? Yan na yung stop loss na gusto mong tamaan. Tama? Yun na yun. Now, ask yourself, is that profitable? Yes. From this distance to that distance, profit. Naintindihan? So, ako, hindi ako nagka-close ng position. Bakit? Kasi mas malala pa yun sa talo. Bakit? Mas malala yung in-anticipate mo na mako-close yung position mo pero nagpumunta sa take profit. And guess what? Doon ka pupunta sa stage na putik kung hindi ko lang kinlose yun. Putik yan kung hindi ko lang kinlose yan. Tama? That's the question to yourself. Yun na yung magiging question mo sa sarili mo. Putik yan. Kung di ko lang kinlose yun, panalo ako dito ng pagkalaki-laki. Diba? So in that case, kung ayaw mo may pagsisihan, huwag kang pabago-bago ng isip. Stick to one. Stick to your plan. Always stick to your plan. Now, if your plan didn't work, change the plan, not the goal. Simple as that. Naintindihan nyo? Simple as that. So, if magtatanong kayo ulit sa akin regarding your stop loss, guys, pag naglagay ako ng stop loss, dun ako willing matalo. If natalo ako dun, guess what? Hindi naman po pwedeng matalo ako ng tatlong sabay-sabay na streak. Talo, di ba? It's impossible. Mababawi ko yung talo. So, I'm giving away. Okay lang ako matalo dun. Okay? Same exacting with you, guys. Okay lang din matatalo kayo sa mga ganun. Bye? Maliliit pa tinatayanin nyo. Huwag kayong mag-isip na napakalaki na lang tinatayanin nyo. No. Maliit pa. Okay? Maliit pa yan. So, mag-enjoy lang kayo. Enjoy nyo lang. And guess what? Once na masanay kayo sa ganitong klaseng setup, guess what? Kahit sa malaking pera, hindi nyo naiindahin. Why?
Diba? Bakit ka nag, ba't ka nangangarap mag-trade ng malaking pera? If yung maliit na pera, hindi mo nga kaya i-trade. Baka nag-worry ka nga sa stop loss mo. Again, if you do it manually close, ulitin ko ah, if nag-stop loss kayo ng manual, pagka nakikita nyo tatama na sa stop, hindi ka trader. Ulitin ko ah, pag ikaw ay nag-close manually for stop loss, matatamaan na yung stop loss mo and click mo yung close position, you are not a trader. You are a gambler. Naiintindihan? Siyempre, pag matatalo ka na, ayaw ka na. Tama? Pero sa trader, it's always the plan. Stick to the plan. If natalo ka, bawiin mo. That's it. Ulitin ko ah, masasaktan kayo sa sasabihin ko, pero pag ganun ang ginagawa ninyo, hindi ka trader, pwede ka nang umalis. Pwede ka nang magsayang ng oras mo kahit saan. Kasi hindi mag-work to para sa'yo. Now, ano sinabi ko? It's you versus you by the end of the day, and hindi ka magiging milyonaryo, hindi ka aangat sa buhay. Kung ito yung, kung trading yung nakikita mong way para umangat sa buhay, then yun simpleng bagay lang na yun, hindi mo magawa. Guess what? There's no room for you into trading. Walang room sa'yo dito. Okay? Bakit? Trading is an emotional path for you to become a millionaire or become successful in life. Napaka very emotional na ito. Napaka, you know, napaka, I don't know how to say it. Pero, yung mga tao may hina, yung mga tao may hina yung loob, may mga issue when it comes to their emotional state. Guess what? Sila yung pinakatalo dito sa trading. Tatandaan nyo yun. Huwag na huwag nyo kakalimutan. Sino yung mga tao na emotional when it comes to money? They are the ones who are getting pinned into the market. And guess what? I hate to say this, pero yung mga tinitrade nyo way back before, tinitake profit or kinakain lang namin yung position ninyo. It means, ginagawa namin kayong liquidity. If you don't want to become a liquidity, fix your mindset. Tandaan nyo, ang liquidity is ano? Mga taong nagtitrade yan na mga hindi marurunong. Liquidity. Tignan nyo. Kinakain, may mga nagsishort, hindi nagtitake profit, nililiquidate. Yan ang ginagawa natin. Yan ang ginagawa natin sa position nila. Nililiquidate natin yung mga tao na yon. So now, if you don't want to be like that, don't become the liquidity. Don't become the liquidity. Ang mga liquidity is mga walang alam sa trading and hindi kayang i-control ang emotions nila. So, don't be a liquidity. Kakainin ka lang namin, uubusin lang namin pera mo. Tandaan mo yun. Okay? Sa amin na pupunta yung mga losing trades ninyo. Tandaan nyo. Okay? I guess that's pretty much it. That's a simple way for me to fix your mental state when it comes to trading. You know? It's just a little bit of advice from me, personally. Okay? So, let's move on to our risk management into the next topic. Thank you so much, guys. Peace out.